Nangyari to taong 2002 sa bahay ng lolo't lola ko. Madalas kaming magstay doon pag walang pasok sa school para makapag-spend ng time sa kanila at sa iba pang mga kamag-anak. Hanggang isang araw, may isang weird at creepy experience na nangyari na hindi ko pa rin lubusang maunawaan. Matapos namin kumain ng lunch, kami ng mga pinsan ko ay umakyat para manood ng movies. Dahil nakaramdam ako ng antok noon, sinabihan ko yung isang nakatatanda kong pinsan na matutulog muna ako doon sa bakanteng kwarto sa bahay ng auntie ko na nasa abroad. Tahimik kasi doon at medyo malamig. Pagpunta ko sa kwarto ng bahay ni auntie, naatulog agad ako. Di ko namalayan na mahigit isang oras rin ako natutulog noon. At habang tulog ako, may mga kakaiba na palang nangyayari. Ang sabi ng mga pinsan ko, mga lampas alas 4 na raw nang matapos silang manood ng movies. So nag-decide sila nagsingin ako para magmeryenda. Pagpunta daw nila sa kwarto kung saan ako natulog, wala raw ako roon. Sinek nila yung ibang kwarto sa bahay ni auntie pero hindi nila ako makita. Kaya lumabas na lang sila dahil baka nakikipaglaro lang daw ako sa iba naming mga pinsan. Mag-aalas 7 na raw ng gabi yun. Pero hindi pa rin daw nila ako mahanap, kaya kabado at takot na sila. Yung isang uncle ko nga na may tropang barangay tanod ay nagpatulong na para raw hanapin ako. May dalawang bersyon ng kwentong to. Ang sabi ng barangay tanod na tumulong maghanap sa akin, habang niroronda o nililibot daw niya yung lugar namin, may nakita siyang figura na naatalikod. Base sa pagkakadescribe, kahulma ko raw yun mula ulo hanggang paa. Sa taas at itsura ko. Naglakad daw papalayo yung babaeng kabigura ko, kaya hinabol niya, pero bigla na lang daw yun nawala sa dilim. Tapos, yung uncle ko naman, nung napadaan sa bahay ni auntie, may narinig daw siyang ingay sa may bandang taas. Parang mga nag-uusap daw na iilang tao, kaya naman pumasok siya sa loob ng bahay at umakyat sa kwarto kung saan ako natulog. Nagulat daw siya nang makita ako na nakahiga sa kama. Napanatag siya saglit at napalitan daw yun ng kaba dahil diretsong diretso raw ang pagkakahiga ko na parang sa isang patay. Sumigaw siya para tawagin yung iba pa naming kaanak. Nung nagising ako, agad nilang sinabi na hubarin ko yung damit ko para sunugin daw yun. Paniwala nila na engkanto ako. Nilinlang daw kasi ang pagkawala ko. Yung tanod na tumulong maghanap sa akin, nilinlang dahil nakita raw akong naglalakad palayo para habulin niya. Yung uncle ko naman, buti na lang at naisipang pasukin ulit yung bahay ni auntie dahil may ingay nga siyang narinig na parang mga nag-uusap sa kwarto kung saan ako natutulog. Hinala nila, yun yung mga engkanto na gustong kumuha sa akin. Maswerte raw akong nahanap nila ako nung gabing iyon dahil kung hindi, malamang ay tuluyan na akong dinala ng mga engkanto sa kaharian nila. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa sinabi nila, pero sigurado naman akong hindi sila gagawa ng kwento na nawala ako at hinanap nila ako ng ilang oras. Mapagpalang araw, Sir Bob. Ako si Sam, taga Bacolod. Itong kwento ko ay nangyari taong 2013 nang manirahan ako sa bahay ng kapatid ko sa Iloilo. Buntis noon ang kapatid ko, kaya nakiusap sa akin ang asawa niyang nagtatrabaho sa ibang bansa na samahan ko muna siya. Ayaw naman nilang kumuha ng katulong dahil mahirap na raw magtiwala sa ibang tao. 4 na buwan na noon yung dinadala niya nung tumira ako sa kapatid ko. Nag-aaral pa lang ako noon ng high school, kaya napilitan din ako mag-transfer. May kasama naman dati si ate, pero umuwi na noon sa kanila. Hindi ko lang maintindihan noon sina ate kung bakit doon talaga nila napiling manirahan. Bukod sa malayo yun sa bayan, ay lumak-lumak pa ang daan. Buti na lang at malapit lang yung school doon. Nilalakad ko lang papunta. Yung ospital naman, mahigit isang oras ang biyahe.
Kaya maaga pa lang noon ay nangontrata na kami ng maghahatid kay ate sa ospital. Simple lang yung bahay ni na ate. May dalawang kwarto. May banyo ang kwarto nila at may banyo sa labas. Yari sa concrete ang dingding at yero naman yung bubong. Malawak ang kusina niya at may pintuan sa likod. Sa kabilang kwarto ako natulog noon at siya naman ay sa kwarto nilang mag-asawa. Maalinsangan ang pairamdam ko nung unang gabi ko sa bahay nila. Hindi ako agad nakatulog. Kaya nanood na lang muna ako ng TV hanggang sa antukin ako. Naalala ko noon na halos maghahating gabi na nang naatulog. May kung anong ingay pa akong narinig noon bago matulog. Hindi ko naman pinansin yon dahil noon lang naman ako nakarinig ng ganon. Pero ang napansin ko ay halos gabi-gabi yon humuhuni at sa parehong oras pa. Hating gabi, kung saan kasarapan ang tulog ni ate. Dahil ako naman noon hindi agad nakakatulog kaya nadidinig ko yon. Pero habang tumatagal, hindi na lang huni ang nadidinig ko. Meron na rin parang kumakaluskos. Saka yung parang may naglalakad noon sa gilid ng bahay. Kaya bumangon ako para silipin si ate. Pero mahimbing pa rin ang tulog niya. Bumalik na ako noon sa kwarto para silipin kung sino yung naglalakad sa labas. Jalousy ang bintana nila. Kaya binuksan ko pa yon para makasilip. Pero wala naman akong nakita. Kaya humiga na lang ulit ako. Maya-maya noon ay may humuni na naman. Para yung butiki na mas malakas lang ang huni. Kahit anong pilit ko naman matulog noon ay nakakabahala talaga yung huni. Pero si ate, tulog na tulog. Narinig ko na parang doon sa may kwarto niya malapit yung humuhuni. Pinakinggan kong mabuti yon at doon nga banda sa kwarto niya. Wala naman akong alam noon tungkol sa mga ik-ik, manananggal o ano. Nadidinig ko lang naman yung mga kwento tungkol dito. Pero dahil naalala ko noon ang sinabi nila na lapitin ng aswang ang mga buntis, ay binantayan ko noon si ate. Hindi lang din naman ako makatulog kaya pumasok na lang ako sa kwarto niya at sumandal sa higaan. Nakakaidlip na ako noon nang marinig ko si ate na umuungol. Hawak din niya yung tiyan niya at para siyang dumadaing ng sakit. Ginising ko siya pero umuungol lang siya at hindi dumidilat. Pinilit ko pa rin siyang gisingin noon. Tagaktak na yung pawis niya at ako naman ay kinakabahan dahil kahit anong gawin ko ay nagpabaling-baling lang siya sa higaan. Halos mangyak-iyak na nga noon ako sa takot na baka hindi siya magising. Para nga siyang pinabangungot. Niyugyug ko pa yung balikat niya. Umabot na rin sa puntong nasampal ko siya. Desperado na kasi akong magising siya. Dahil kung hindi pa siya nagising noon ay sisigaw na ako ng tulong. Napalakas din siguro yung pagsampal ko kaya nagising si ate. Nagulat pa nga siya nang makita ako. Sinabi ko sa kanya na para ka ako siyang binabangungot. Napahawak pa siya sa tiyan at sinabing nananaginip daw siya ng masama. Hindi lang daw niya maintindihan. Basta parang may gusto daw kumuha sa anak niya. Sinabi ko sa kanya noon na parang may umiikot-ikot sa bahay. May humuhuni rin na parang butiki. Sabi niya, yun din daw ang sabi sa kanya ng kasama niya sa bahay. Para daw inaaswang siya. Hindi naman daw niya yun nadidinig. Tinawagan ko noon si nanay dahil hindi ko alam ang gagawin. Unang pinagawa niya ay magsiga daw ako ng goma tuwing hapon. Maglagay din daw ako ng asin sa may bintana at pintuan ng kwarto ni ate. Pasuotin ko din daw siya ng itim na damit. Marami pang bilin noon si nanay. Pati tuloy ako ay nataranta at kinakabahan na rin kapag maghahating gabi na. Yun kasi ang napansin ko. Hating gabi kung humuni yon. Sinunod ko naman yung bilin ni nanay. Doon na rin ako natutulog sa kwarto ni ate. Buti na lang at mabait yung mga kapitbahay niya. May binibili na ako noon na tingnan-tingnan siya habang nasa school ako. Ilang araw ding hindi nagparamdam yung bisita ni ate. Pero para lang pala bumuelo. Dahil nung araw na hindi ako napagsunog ng goma ay muli yung humuni. Kumabog ang dibdib ko noon at diretsong bangon. Si ate agad ang binalingan ko.
kinumutan ko yung tiyan niya. Ginising ko rin siya agad. Nag-alala ako na baka muli siyang bangungutin. Sabi niya ay parang humihilam yung tiyan niya at bigla na lang siyang namilipit noon sa sakit. Napatawag tuloy ako ng alanganin kina nanay. Pinahaplosan niya ng langis ang tiyan ni ate. Magpausok din daw ako ng goma kahit nasa loob ng bahay. Yun na nga ang ginawa ko kahit antok pa ako noon. Parang hinanghinari yung katawan ko. Si ate naman di maipinta ang mukha sa tabi. Kumikirot pa rin daw kasi yung tiyan niya. Nagsimula na nung umalulong yung mga aso. Yung huni na nadinig ko ay parang galit na galit. Yung pinto naman namin sa kusina ay parang wawasakin na sa kakakatok. Gusto ko na nga yung buksan dahil nakakarindi na yung ingay. Pero nagbilin si nanay na wag ko raw bubuksan yung pinto. Parang narinig ko pa naman yung boses ng kapitbahay namin noon. Inday ang tawag sa akin. Kaya inisip ko talaga na siya yung tumatawag sa akin dahil nga Inday. Buti na lang at di ko agad binuksan yun. Sinilip ko muna yung sa may siwang. Nanginginig pa akong lumapit noon sa pinto. Di ko malaman kung sasabihin ko ba kay ate o hindi. Nakita ko kasi yung itsura ng kumakatok sa pinto namin. Nakakapangilabot yon. Parang nangingintab sa langis ang katawan noon. Basa yung buhok na nakatakip sa muka at yung mga mata halatang namumula yon. Hindi ko masyadong maintindihan yung nakita ko kung hayop ba o tao dahil yung itsura niya di nalalayo sa isang hayop. Halatang naglalaway din yon at panay ang angil sa may pintuan. Gustong gusto talaga makapasok nun. Ginamit pa nun yung boses ng kapitbahay ni ate para marinlang kami. Nakita kong dumadaing pa rin sa sakit ng tiyan si ate. Pero hindi kami makalabas ng bahay. Naiiyak na ako nun na may kasamang takot at pag-aalala. Umaalulong pa rin yung mga aso at panikalabog pa rin sa pinto. Minsan nasa may bintana at bubong. Sa buong buhay ko, noon lang ako natakot ng ganun. Desidido talagang makuha noon ang anak ni ate. Akala ko nga rin noon ay manganak na siya. Daing kasi siya ng daing habang hawak ang tiyan. Dinugo na nga siya noon kaya dumoble yung kaba at takot ko. Napahiyaw na ako at napasigaw ng saklolo. Dapat pala nung una pa lang ay ginawa ko na yon. Pero sa takot ay para akong umurong. That time, natakot na ako para kay ate at sa anak niya. Kaya kahit alam kong mas manggagalaiti yung nasa labas, ay sumigaw na ako ng tulong. Maya-maya ay may humahangos na. May kumatok sa pinto namin. Sinilip ko kung sino yon at yun na talaga yung kapitbahay ni ate. Kasama niya yung asawa niya na kinontrata namin ng sakayan oras na manganak siya. Dali-dali namin nung dinala si ate sa ospital. Ang sabi ng doktor, kung nahuli pa raw kami ng ilang minuto, ay baka parehong nawala na sina ate at ang anak nito. Ilang araw ding nanatili noon sa ospital si ate. At minsan, nagtaka ako nang may isang babaeng dumalaw sa kanya. Natutulog noon si ate at ako naman ay bumili saglit ng gamot. Andoon na siya sa loob nang bumalik ako. Kita ko talaga na hinihimas-himas pa niya yung tiyan ni ate. Napasigaw ako noon at binangga ko siya nang tangkain niyang umalis. Ang bilis niya nung makalabas ng ospital. Doon na nagising si ate at napahawak sa tiyan. Bigla raw kasi itong humilab kaya todo ang kaba ko noon. Sigurado ako na yun yung aswang na gumambala sa amin. Buti na lang at hindi noon nakuha ang anak ni ate. At mabuti na lang din at naabutan ko siya. Hindi ko na talaga siya iniwan simula noon. Kapag may bibilhin ako, ay ibibilin ko siya sa nurse at sinabihan ko rin sila na huwag papasukin ng sino man sa ward niya. Nanganak si ate na malusog ang bata. Si nanay naman ay nagbakasyon din doon ng ilang buwan. Paminsan-minsan ay nararamdaman naming may umaaligid pa rin sa bahay. Pero nang lumaon ay nawala na rin yon. Lumipat na rin noon ang tirahan sina ate at ang pamilya niya. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, sir. Pasensya na po kung napahaba.
Sa edad kong to, hindi na rin mabilang kung ilang mga trabaho at sidelines ang nagkaroon ako. Minsan noon sa umaga, pero madalas sa gabi. Lalo na at working student pa ako noon. Ako nga po pala si Tads. Bale, marami-rami na rin akong naging racket. Bata pa kasi ako nung maging breadwinner ng pamilya. At ako rin yung nagpapaaral sa sarili ko noon. Sa lahat ng mga naging trabaho ko, isa lang yung talagang tumatak sa akin. Hindi dahil sa sahod, sa mga katrabaho o sa boss, kundi dahil sa dami ng katatakutan na naranasan ko sa isang gas station. Yung gas station na pinagtrabahuhan ko, malayo-layo sa mga bahay. Parang sa gilid siya ng malaking highway, tapos puro puno na. Sa may bandang south po to. Pinasok lang ako doon ng tita ko. Tapos, hindi naman mukhang luma yung gasoline station. Parang bago pa nga eh. Kaya hindi mo rin maiisip na may mga pagpaparamdam. Nung unang linggo ko doon, madalas mabigat yung pakiramdam ko sa trabaho. Hindi siya physical na mabigat, pero parang nasa loob ko. Nagsimula pa yun nung minsang madaling araw na may nagpagas sa amin. Minsan kasi, nagsishift ako ng hanggang madaling araw. Binuksan ng lalaki yung bintana, tapos sinabi na kung anong gas at kung magkano. Pagbukas niya nung bintana, nakita ko na may babae sa likod. Nakayuko siya at may hawak na maliit na kandila. Nakakatakot pa nga yung itsura niya. Itim yung suot niya, pati yung ibang bahagi ng katawan. Pero mas natakot ako sa kandilang hawak ng babae. Di ko pa makakalimutan yung pag-uusap namin ng driver. Ang sabi ko pa nga, "Ah, sir, pasabi naman po sa asama niyo sa likod na bawal po magsindi ng kandila dito. Mamaya niyo na lang po sindihan pag nakaalis na kayo. Baka po kasi pare-parehas tayong madisgrasya dito." Tiningnan niya lang ako ng masama. Akala ko nga nagalit sa akin kasi ayaw ipapatay yung kandila. Pero nagulat ako sa sinagot niya. "Miss, nagjo-joke ka ba? Lakas ata ng trip mo ah. Wala naman akong kasama dito. Kita mong ako lang mag-isa sa kotse, di ba? Gabing-gabi na oh. Huwag ka naman manakot ng ganyan." Paglingon ko ulit sa backseat ng kotse niya, nawala na yung babaeng may nakasinding kandila. Nagsorry na lang ako kasi malamang mayari pa ako kapag pinagpilitan ko at magsumbong siya sa boss ko. Masungit pa naman yun. Nung papaalis na siya, naaninag ko ulit sa kotse niya yung babae sa likod. Hindi naman kasi sobrang tinted ng kotse. Napa-sign of the cross na lang ako dahil sa takot. Nang makarinig ako ng malakas sa tunog, tapos may bumubusina. Di ko naman masilip kasi bawal kong alisan yung trabaho ko. Mga ilang minuto na lang naman bago matapos. At pagtapos nga ng shift ko, nakita ko yung kotse na nagpagas sa amin, bumangga. Yung lalaki, walang malay. May mga naapalibot na sasakyan ng pulis at ambulansya. Pero seryoso po, talagang nakita ko na andoon pa rin yung babae sa likod ng sasakyan. Nakayuko pa rin, tapos may hawak na kandila. Pero yung kandila, wala nang sindi. Kinilabutan ako, pero hindi na ako nakialam. Ayoko namang mas takutin pa yung sarili ko dahil marami akong iniisip. Bukod kasi sa pag-aaral ay may mga trabaho pa ako. Mga ilang araw matapos ang insidente, medyo nakalimutan ko na nga yung nangyari. Pero kinuwento ko pa rin yon sa mga kaibigan ko. Maging sila ay natakot. Kung ano pang mga teorya nila tungkol sa naganap na aksidente. Baka raw sundo nung namatay. Afternoon, na-schedule ulit ako ng night shift. Sa akin nga, mas okay lang din dahil mas malaki ang sahod kapag night shift dahil sa night differential. Yung mga panahon naman na yon, madaling araw na. Nagulat ako kasi may babaeng naglalakad papunta sa akin. Sobrang haba ng buhok niya na hanggang tuhod na. Tapos, nakasaya at nakalumang t-shirt. Nung makalapit siya, di ko makita yung muka kasi medyo nakaharang yung buhok niya. Nagtanong siya kung saan yung CR. Tinuro ko naman sa kanya yung CR. Saglit lang akong nalingat dahil may paparating na kotse para magpagas. Pero pagbalik ko ng tingin sa may CR, bigla namang nawala yung babae.
parang di rin naman siya nag-CR dahil mukha namang walang tao nun. Nagtaka pa nga ako kasi paanong biglang nawala yung babae, isaglit lang naman yung paglingon ko. Kung naglakad yun palayo o tumakbo, panigurado naman mapapansin ko. Lumingon-lingon pa ako sa paligid. Nakita ko yung babae tumatawid sa may kalsada. May paparating noon na sasakyan. Sinigawan ko pa nga yung babae dahil baka mabundol siya. Pero tumagos lang siya sa may sasakyan at biglang naglaho. Chinek ko pa nga yung kalsada pero wala siya doon. Hindi rin naman huminto yung sasakyan. Kinilabutan ako sa nasaksihan ko at napa-sign of the cross na lang ulit ako. Tinawag ko yung cashier na naka-assign at tinanong ko kung nakita ba niya yung babae na tumawid sa may kalsada. Ang sabi niya, hindi naman raw. Wala naman na raw siyang ibang nakitang tumawid o ano. Mas lalo pa akong natakot. Pero ang ginawa ko, hindi ko na lang tiningnan yung parting yun ng kalsada kung saan ko nakita yung babae hanggang sa matapos yung shift ko nun. Kailangan ko rin mag-focus noon sa trabaho at baka matanggal pa ako. Hindi na rin naman na nagpakita yung babae, kaya kahit papaano, lumuwag yung pairamdam ko hanggang sa makauwi. Pero may isa pa talaga na sobrang nagimbal ako. Yun yung nagsisigaw pa ako sa takot at muntik pa nga akong masisante. Madaling araw ulit ang shift ko. May motor na pumarada sa harap ko pero hindi siya nagsasalita. Kinausap ko kung magpapagas ba at kung magkano. Hindi talaga sumasagot. Tapos hinintay ko lang. Maya-maya, nagulat ako kasi inalis niya yung helmet niya. Pag alis, nakita kong pugot ang ulo nung lalaki. As in walang ulo. Yun ang unang beses na makakita ako ng ganun sa buong buhay ko. Kaya talagang nagsisisigaw ako sa takot. Nung may lumapit sa akin para pakalmahin ako, umalis na raw yung nakamotor dahil parang nawirduhan sa akin kaya hindi na nagpagas. Pinagsabihan pa nga ako ng boss ko kung ano bang nangyayari sa akin. Baka nagdudroga pa nga raw ako kaya kung ano-ano na ang naiisip at nakikita ko. Naka-strike na ako nun at isa na lang tatanggalin na ako. Hindi naman ako nagdudroga at ayoko rin isipin na epekto yun ng stress dahil sa pagsasabay ko ng pag-aaral at pagtatrabaho. Kalaunan, mga ilang linggo matapos, nag-resign na rin ako doon sa gasolinahan. Ipinagdasal ko pa nga na sana hindi na maulit yung mga ganong katatakutan sa mga bago kong sideline. At sana yung papalit sa akin doon sa gas station ay hindi rin makaranas ng tulad ng sakin. Hindi ko alam kung ano, pero parang haunted yung lokasyon ng gas station na yun. Kaya siguro doon ako nakaranas ng mga pagpaparamdam. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners. Tawagin niyo na lang akong Abby, taga Mandaluyong, sa labas. Matagal niyo na rin po akong subscriber at silent listener. Gusto ko lamang pong ibahagi yung karanasan ko sa inyong channel. Tungkol to sa nangyari sa akin noong grade 6 pa lang ako at isama akong magbakasyon ng tiyahin ko sa probinsya ng asawa niya sa Pangasinan. Kasama ko rin yung dalawang anak nila na mga pinsan ko sa side ni Papa, sina Atines at Jomari. Akala ko noon, nang maarating kami sa isang bayan sa Pangasinan, ay malapit na lang yon sa lugar ni na Tito. Yun pala ay nasa dulong baryo pa ito ng isang bayan at mahigit isang oras pa ang biyahe. Buti na lang din at may dalang sasakyan kasi mahirap talaga mag-commute lalo na at tricycle na lang ang bumabiyahe doon papasok sa baryo nila. Unang pagkakita ko sa lugar ay masasabi kong napakalawak ng lupain. Napaka-press kong tingnan sa dami ng mga punong naapalibot. Tatlong bahay lang ang nandoon sa malaking lupain. Compound yun nilang mag-anak. Parents ni Tito at ng dalawang kapatid niya. Patay na ang parents niya kaya sa kanya naiwan yung bahay. Nasiyahan ako noon na maraming puno ng mangga at lansones. Paborito ko kasi yung mga yon. At sa likod ng malawak na lupain ay puro kakahuyan na. Sabi ng mga pinsan ko
ay may ilog daw doon sa dulo ng kakahuyan na yon. Malinis at bihira lang mapaliguan. Kaya pina siya namin napuntahan yon kinahapunan. Nagdala na lang kami ng snacks at damit pamalit. Ayaw sana kaming payagan noon ni tita. Pero nangulit talaga yung mga pinsan ko. Mabilis lang naman daw kami doon. Maliligo lang at uuwi pagkatapos. Basta binili na lang kami noon ng nanay nila na doon lang kami malapit sa may kubo. Bahay daw yon ng pinsan nilang mangingisda. Hindi ko naman akalain noon na gubat pala ang madadaanan namin. Ang akala ko ay malapit lang. Yun pala ay malawak din yung gubat. Lima kami nagpunta doon at nasa duluhan ako habang naglalakad dahil napakakitid lang ng daanan. Puro puno at ligaw na halaman ang nadadaanan namin. Diretso lang ang tingin ko noon sa takot na mapadayo sa kanila. Halos magkakalahating oras na yata ang nilakad namin nang bumungad sa amin yung malinaw na ilog. Nasabi ka kung maligo noon. Kaso, nang malaman ko kung gaano kalamig yung tubig, napatigil ako. May nakita akong malaking bato sa gilid ng ilog. Doon muna ako umupo habang tinatampisaw ang mga paa sa tubig. Sila naman ay lumusong na at nagsimulang magsabuyan. Malamig talaga noon ang tubig kaya hindi ako naligo. Isa pa ay bigla akong nahiya sa dalawang pinsan ni na Ate Ness. Napansin ko kasing manipis lang ang suot kong t-shirt noon. Pareho pa namang mga binatilyo ang mga yon at halos kailaran din namin ni Jo Marie. Kaya ang ginawa ko, tumuntong na lang ako sa bato at pinagkukunan ko sila ng pictures. Maya-maya ay tinawag na ako ng isang pinsan nila. Joel yata yung pangalan nun. Sinabihan niya akong huwag daw ako doon sa bato. Nakalimutan daw niya kaming sabihan na huwag lumapit sa malaking bato. Pero hindi naman niya sinabi kung bakit. Kaya bumalik ako doon at umupo. Masarap kasing umupo doon at magtampisaw. Pwede rin nga humiga doon dahil malilim naman at mahangin. Pero pilit pa rin akong pinapaalis nito sa bato. Kaso lang ay nahiga na ako at hindi sila pinansin. Medyo may pagkamaldita kasi ako noon at pairamdam ko na pagod ako sa nilakad namin. Nang pauwi na kami, doon ko naramdaman yung biglang pangangati. Tinanong ako ni Ate Ness kung ano daw ba ang nangyayari sa akin at namumula ang balat ko. Nagsisimula na nung maglabasa ng mga pantal sa binti ko. Nakita rin yun ang mga pinsan nila. Biglang nagsalita noon si Joel na ang tigas raw kasi ng ulo ko at hindi ako umalis sa batong yon. Pagdating ng bahay ay nagiinit ng balat ko sa sobrang kati at hapdi. Pinahira na nga ito ng suka, langis at kung ano-ano pang pwedeng pantanggal ng kati at hapdi. Naiiyak na ako noon dahil di ko maiwasang kamutin. Pero nagsusugat na at lalo nangangati at humahapdi. Nataranta na sina tita noon kung anong gagawin sa akin dahil malayo pa raw yung ospital sa kanila. Sakalang naalala ni na Ate Tess, ikuwento ko na tita yung pag-upo ko sa bato. Biglang sumabat noon yung nanay ni na Joel. Kailangan daw akong patingnan sa isang manggagamot. Baka raw kasi naingkanto na ako. May nakatira daw kasi sa batong yon. Kahit gabi na ay hinatid nila ako sa bahay ng manggagamot. Buti na lang din at malapit yon. Nang banggitin ng tiyahin ni Ate Ness na nagpunta kami ng ilog at umupo ako sa bato, ay agad na pailing ang matandang manggagamot. Hindi lang daw sa bato ko nakuha ang mga pantal na yon. Dumadaan pa lang daw kami sa gubat ay may sumunod na sa akin. Doon din daw yun namamalagi sa malaking bato dahil karutong daw noon yung kaharian nito. Laki akong lunsod kaya hindi ko talaga pinaniwalaan yon nung una. Pero nang parang magic na ginamot yung mga pantal ko ng babaeng matanda ay nagbago yung paniniwala ko na totoo ang mga engkanto o anumang elemento sa gubat. Kailangan mo lang naman respetuhin yung lugar nila. Kaya pala naririnig ko noon na nagtatabi-tabi po ang mga pinsan ni na Ate Ness. Sabi ng manggagamot ay puting engkanto daw ang nagbigay ng mga pantal sa akin. Buti na nga lang at puti yon at hindi itim. Hindi raw kasi mahirap kausapin ang mga ito at napapagaling din agad, mag-alay ka lang sa kanila.
Kinabukasan noon, muli kami nagpunta sa gubat. Doon ko lang napansin ang napaalaing puno. Nadaanan pala namin yon, pero hindi ko napansin noon na kami nagpunta. Ang nakaagulat ay may malaking bato rin na katabi ng punong yon. Sabi nila ay kakambal daw yon ng batong nasa ilog at parehong may laman. Pagkatapos naming mag-alis sa dalawang bato at humingi ng paumanhin ay umuwi na kami. Tuluyan na rin nawala yung pamamantal ko noon. Simula noon ay pinagbawalan na rin silang pumasok pa sa gubat at maligo sa ilog na yon. Hanggang dito na lang po Sir Bob ang kwento ko. Thank you and God bless. Ako si Danilo, dating barangay tanod volunteer sa aming barangay. Kasagsagan ito ng pandemya noong 2020, mga bandang bear months. Alam naman natin na mahigpit talaga dati at uso ang curfew, lalo na sa mga hindi essential workers. Mahigpit na pinatutupad ang curfew para matigil ang pagkalat ng COVID. Gabi-gabi kaming nag-iikot sa mga nasasakupan namin para pauwiin at hulihin ang mga pasaway na lumalabag sa curfew hours. Marami rin kasing matitigas ang ulo na hindi makaintindi. Nag-iikot kami kasama yung dalawa kong kasamahan gamit yung sasakyan na motor na may sidecar. Yung kumpare kong si Edgar, may tinuro sa amin na may babaeng naatayo sa hindi kalayuan doon sa may kanto. Agad naming pinuntahan yon para hulihin. Pero agad siyang nawala. Ang sabi namin, ang bilis naman magtago ng babaeng yon. Babalikan namin yon kasi malamang lalabas pa yon sa pinagtaguan niya. Pinagpatuloy namin ang pagroronda. May mga nahuli kaming mga pasaway na lumabag sa curfew, tapos dinala namin sa barangay. Ang ginawa ko, dahil hindi pa namin naiikot lahat, ay ako na muna ang nag-ikot habang yung dalawa kong kasamahan ay inaasikaso yung mga nahuli. Nagroronda ulit ako. May mga nakita akong kabataan na nasa labas pa, at nung nakitang paparating na ako ay nagsitakbuhan. Pinagpatuloy ko ang pag-iikot. Nang nakita ko ulit yung babae sa parehas na kanto kung saan namin siya nakita. Sabi ko pa sa sarili ko, alam kong lalabas ulit yung babae. Akala niya siguro hindi na ako babalik para rumonda. Binilisan ko ang pagpapatakbo. Pero nung malapit na ako ay pumasok siya sa eskinita. Muli ay hindi ko na naman siya nakita. Naisip ko pa nga na baka nantitrip yung dalaga. Pagbalik ko, nagtataka yung dalawa kong kasamahan. Bakit ko rin pinabayaan na umalis lang yun? Nagtaka ako sa tanong niya. Tapos ang sabi niya, bakit ko pinatakas yung babaeng sinama ko? Napagsabihan ko na raw ba kaya pinauwi ko at hindi na raw pinapasok sa barangay? Hindi ko maintindihan yung mga sinabi nila noon. Ang sabi niya, yung babaeng nakita namin sa kanto, bakit sinama ko pa kung pabababain ko lang din naman ang sasakyan at pauuwiin? Nagtaasa ng mga balahibo ko. Tinanong ko pa nga kung seryoso ba sila sa sinasabi nila. Tinanong ko pa nga yung ibang violators kung may nakita sila na sakay ko. At ang sabi nila, oo raw. Sobrang kinilabutan ako noon. Dahil ang sabi ko, wala akong kasama at hindi ko rin nahuli yung babaeng sinasabi nila dahil bigla kang nawala doon sa eskinita. Ang sabi ng isang violator na baka nakuha ko yung isang babae sa ganitong kanto at sa ganoong lugar. Hindi ko na lang po idedetalye. Nanlaki ang mga mata ko kasi iyon yung lugar kung saan may babaeng ayaw magpahuli. Ang sabi nila na lagi raw talagang may nagpapakitang babae doon. Baka iyon yun. Lagi raw siya nagpapakita at nagpapanggap na buhay kahit matagal nang patay. Marami na raw na biktima yung babaeng iyon. Minsan nga raw may mga naa-aksidenteng motor kasi bigla na lang magpapakita o biglang dadaan tapos biglang mawawala. Parang narinig ko na rin yung kwentong iyon noon pero hindi ko akakalaing yun pala yung babaeng iyon at mangyayari pa sa akin. Sumama pa raw sa akin pabalik ng barangay nang hindi ko nalalaman.
Ang nakakapagtaka pa, hindi ko matandaan yung itsura ng babae kasi parang malabo. Tas hindi ko rin napansin kung may face mask ba siya at face shield. Pati yung mga kasamahan ko, natakot na rin. Pinilit talaga nila ako kung wala ba akong nahuli talaga. Pero paulit-ulit akong nagsabi na wala talaga. Pinauwi na namin yung mga violators. Yung iba naman nagpaumaga na lang dahil natakot sa nangyari. Kami naman, hindi na rumonda nung gabing iyon. Noong mga sumunod na gabi, iniiwasan na namin yung lugar na iyon. O kung minsan, mabilis lang kaming napapadaan. Ayaw na kasi naming maulit pa. Kasi baka mamaya, magpakita, tapos sumakay ulit at sumama sa amin. Salamat po at more power sa channel nyo. Hello po sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga listeners and subscribers. Tawagin niyo na lang po akong Danica. Lumaki ako ng Masbate pero naninirahan na kami dito sa Antique kung taga saan ang papa ko. Last 2015 naman ay nagbakasyon ako kina ate sa Spain. Nakapag-asawa kasi siya ng taga doon. Gusto pa nga niya na doon na rin ako mag-aral. Kaso lang ay inaalala ko rin si na mama na may sakit. Kaya ang sabi ko, magbabakasyon lang ako. Nakatira si na ate sa isang apartment. Nag-iipon pa lang kasi sila ng asawa niya noon para ipagawa ang bahay. Medyo may kalumaan na rin yung tinutuluyan nila. Gawa lang din yung sa tabla at semento. Wala pa noon anak si na ate, kaya kapag may pasok si na kuya ay naiiwan akong mag-isa. Una pa lang na naiwan akong mag-isa sa bahay na yon ay may kakaiba na akong naramdaman. Sa kwarto lang ako nag-i-stay, pero pairamdam ko noon ay may iba akong kasama. Para bang may naglalakad noon sa labas ng kwarto. Tinanong ko noon si ate kung may nararamdaman din siyang ganon. Minsan daw, pero hindi na lang niya pinapansin. Dama daw yon paghating gabi na. Pareho naman daw nilang nadidinig yung mga yabag kong gabi. Minsan pangaraw ay parang may naghahabulan. Kaso sa sobrang pagod, tinatamad na silang alamin kung ano yun. Huwag ko na lang din daw alamin o masyadong pansinin at baka daga o katabing apartment lang nila yon. Hindi ako gaanong maatulog nun pagkatapos maikwento sa akin ni ate yung mga nararamdaman niya tuwing hating gabi. Hindi ko inaasahan ng gabing yon na may maririnig at makikita ako. Pasado alas 11 na yata nun. Nagsa-cellphone lang ako dahil hindi pa dinadalaw ng antok. Para kasing may naglalakad sa labas. Wala na sana akong intensyon noon na tingnan kung sino o ano. Kaso lang ay parang ang bigat na mga yabag noon. Lalo lang akong hindi makatulog kapag hindi ko malaman kung ano yon. Sumilip lang ako sa may siwang ng pinto. Likod lang yung nakita ko noon. Para yung si ate. Naatalikod at nakadamit ng pangtulog. Kaso mahaba ang laylayan ng damit noon. Sa pag-aakala ko na si ate, muli na akong nahiga. Pero maya-maya lang, narinig ko na naman yung mga yabag. Pabalik-balik yon sa labas ng pintuan ng kwarto ko. Hindi ako bumangon noon dahil iba na ang pairamdam ko sa nangyayari. Alam kong hindi si ate yon. Dahil hindi naman niya ugaling magpalakad-lakad tuwing hating gabi. Nagsuot na lang ako ng headset at pinilit na baliwalain yung narinig ko. Nagpatugtog ako ng malakas at pumikit. Nakaramdam na rin ako ng antok at napapaidlip na. Nagulat na lang ako noon Sir Bob nang marinig yung pagpihit ng doorknob ng pinto ng kwarto ko. Paulit-ulit yung pagpihit ng kung sino man yung nasa labas. Pero sure ako na hindi si ate yun. Dahil kung siya yun, ay siguradong natawagin naman nila ako. At sa kagabing gabi na para gisingin pa niya ako. Hindi ako bumangon. Naatutok lang yung mga mata ko noon sa may pinto. Iahanda ko na sana yung sigaw ko noong mga oras na yon once na magbukas. Pero huminto naman yon, kaya nakahiga na ako ng maayos. Kaso, maya-maya lang, narinig ko na naman yung mga yabag na nagpalakas ng kabako. Nung time na yon,
para na niyang kinakalmot yung pinto. Kung hindi lang ako nahihiyang sumigaw noon dahil alam kong pagod sina ate at kuya at baka marinig din ng kapitbahay, ay ginawa ko na. Pinilit ko ang sarili ko noon na huwag pansinin yung nasa labas. Kahit natakot ako noon, kinalma ko yung sarili ko para hindi makaistorbo. Hindi ko alam kung paano ko nagawang makatulog noon. Nagising na lang ako kinabukasan sa tawag ni ate. Tinanghali na pala ako ng gising noon dahil madaling araw na akong nakatulog. Pasimple kong tinanong si ate noon kung pumunta ba siya ng kwarto ko. Hindi naman raw dahil tulog siya. Sinabi ko na nakita ko siya naglalakad na naka-90s na mahaba. Wala naman daw siyang pantulog na ganon. Lalo lang tuloy akong kinilabutan dahil sa nakita ko kagabi. Dahil siguro napuyat ako nung nagdaang gabi, ay agad naman akong nakatulog. Pero nagising din ako sa mga yabag na parang nasa loob na ng kwarto ko. Mga hating gabi na nun. Sakto, pagdilat ko, may naaninag ako na parang aninong papunta sa ilalim ng higaan ko. Maya-maya lang nun ay umuuga na yung kama ko. Malakas yung pag-uga na para akong tinataktak sa higaan. Yung parang may malakas na lindol. Parang nga akong nasa masamang panaginip nun. Hindi ko rin alam kung may boses pang lumalabas sa pagsigaw ko. Mukha kasing hindi naman ako naririnig nila ate. Parang bangungot na hindi ako magising-gising. Pero hiniling ko na sana panaginip nga lang yon. Yun na yata ang pinaka nakakakilabot na nangyari sa akin. Tumagal din ng ilang minuto yung pag-uga ng higaan ko noon. Hindi ko alam kung bababa ako o mananatili sa ibabaw ng kama. Di ko alam ang nararamdaman ko noon. Pilit kong siniksik sa isip ko na baka imagination ko lang lahat ng yon. Paghinto ng pag-uga ay saka lang ako nakahinga ng maayos. Akala ko tapos na. Pero bigla na lang umusog yung higaan ko. Doon na talaga ako natakot at halos di ko maihakbang yung mga paa ko noon. Pero bumaba ako ng kama at kumaripas ng takbo palabas. Naiiyak pa ako dahil hindi ko agad mabuksan yung pinto ng kwarto ni na ate. Pagbukas ko, mahimbing yung tulog nila. Dahan-dahan ako pumasok at nilak yung pinto. Nagsumiksik ako sa higaan nila. Doon na ako noon nakatulog. Nagtaka noon sina ate kinabukasan na andun ako sa kwarto nila. Kinuwento ko yung nangyari sa akin nung gabi. Sinilip nila yung kwarto ko at nakita nga nilang umusog yung kama at gulong-gulo yung higaan ko. Kita kong nagkatinginan sila ni kuya. Simula noon, sinasama na ako ni ate sa office nila at doon na rin ako sa kwarto nila natutulog. Si kuya naman ang pansamantalang gumamit ng kabilang kwarto habang nagbabakasyon pa ako doon. Pero isang gabi pa lang siya doon ay halatang napuyat na agad siya. Di raw siya maatulog sa ingay ng mga yabag. Kaya sama-sama na lang kaming natulog doon sa kwarto nila. Siya nga lang yung nasa lapag. Hanggang sa maabalik na ako noon sa Pilipinas, ganun pa rin daw yung setup nila. Mas dumalas daw yung naririnig nilang mga yabag. Hindi lang doon sa kabilang kwarto na tinulugan ko. Kahit na rin daw nung andoon sila sa kwarto nila. Nagigising daw sila ng hating gabi dahil doon. Binalita noon ni ate na agad daw silang lumipat doon sa bahay ng mga biyanan niya. Doon na lang sila naghintay hanggang sa makabili ng sariling bahay. Sa ngayon, maayos naman ang buhay nila doon. May sariling bahay at may dalawang anak na. Nasa Spain pa rin sila. Hindi na rin daw sila nakaranas ng kung anumang pagpaparamdam at kababalaghan. Ito lang po ang kwento ko, Sir Bob. Hoping na mabasa nyo at marinig ko sa inyong channel. Kumusta naman po ang lahat? Pwede nyo na lang po akong tawaging Laika. Kami po ng pamilya ko, mahilig talaga mag-travel, lalo na bago mag-pandemic. Kung saan-saan na lang kami nagpupunta. Yung mga magulang ko rin kasi,
naglalaan talaga ng quality time para sa amin. Kaya madalas ang paggala-gala at bakasyon namin sa kung saan. May mga ilan na rin akong naranasan na medyo nakakatakot. Pero may isa po talaga akong experience na sobra ang kilabot ko. Ang malala sa lugar pa na di mo aakalain na may multo. Sa isang gas station na hindi ko na lang papangalanan. Basta, isa siya sa pinakamalalaki. Taong 2018 po ito nangyari. Papunta kami sa Kalinga. Sakto kasi may kakilala doon yung papa ko. Galing pa kami ng Maynila kaya talagang mahaba-haba ang biyahe namin. Mahigit 12 hours nga. Trip namin noon bumiyahe sa gabi para walang traffic. Umalis kami ng alas 5 ng hapon at nakatulog agad ako sa biyahe at magising ng bago mag-alas 12. Sakto namang magpapagas ulit si Papa. Saka na lang daw ulit kami magsistop over. Una akong napatingin sa bintana, tapos sa may side mirror. Medyo nanlalabo pa nga yung mga mata ko noon. Pero napansin ko na may batang babae sa likod ng sasakyan namin. Di ko masyadong maaninag yung muka. Pero tanaw ko na nakadiretsyong tayo lang siya sa likod ng sasakyan. Parang naatingin nga lang din siya sa side mirror. Medyo kakaiba na yung pairamdam ko nung nakita ko yung bata. Pero di ko rin naman pinansin. Naiihi na ako nun, kaya nagsabi na ako kina mama na magsi-CR muna. Nagpasama pa nga ako, pero tulog na yung kapatid ko. Tapos ayaw naman sumama ni mama. Di naman daw siya naiihi at babantayan na lang yung sasakyan. Tinuro na lang niya sa akin kung saan yung CR. May kalakihan kasi yung gas station. Dahil ihing-ihi na rin ako, lumabas na lang ako ng kotse. Pagbaba ko, nilingon ko yung likuran kung andoon pa yung bata. Pero wala na siya. Napatingin ako sa may side mirror at kinilabutan na lang ako nang nakita ko yung batang nakatayo doon sa may likuran. Kahit kinakabahan, ilang beses pa akong lumingon-lingon. Pero umalis na lang din ako agad kasi mas nangibabaw yung nararamdaman kong pagkaihi. Kung matatakot pa ako, baka maihina ako sa salwal ko. Ipinagwalang bahala ko muna yung bata. Kaagising ko lang at baka gulong-gulo pa rin yung utak ko. Pagpasok ko ng CR, halata na maraming gumamit at hindi nalinis. Parang ang napabayaan nung araw na yon dahil mapanghi at mabaho. Halos masok ka na nga ako, pero no choice kaya pumasok na lang ako habang takip ang ilong. Pagpasok ko sa isa sa mga cubicles, para akong palakanon kung umihi, para lang di madikit yung balat ko sa inidoro kasi nakakadiri talaga. Habang umiihi, nag-focus lang ako na hindi matumba. Matapos ng ilang saglit, may narinig akong mahinang umiiyak. Parang iyak ng bata pero sobrang mahina lang. Pagkatapos kong umihi, iaangat ko pa lang yung pantalon ko nang bigla naman naging tawa yung pagrinig ko. Na-frustrate pa nga ako nun, pero ang goal ko eh makalabas ang CR kasi sobrang baho na. Paglabas ko ng cubicle, wala namang ibang tao. Wala ring laman yung mga cubicles dahil nakabukas silang lahat. Wala rin naman akong narinig na kahit na sinong pumasok o lumabas ng CR. Kaya medyo kinabahan na ako nun dahil ako lang ang mag-isa doon. Gabing-gabi pa naman. Naghugas na lang ako bigla ng kamay. Pagharap ko sa malaking salamin, nagulat ako kasi yung bata na kaninang nasa likod ng sasakyan namin, nakita ko na naman sa may salamin at nasa likod ko siya. Sobrang lawak ng pagkaangiti niya at nakakatakot yung magulo niyang buhok. Nangingitim din yung labi. Pero nung lumingon naman ako sa likod, wala yung bata. Pagbalik ko ng lingon sa salamin, sobra akong nasindak. Dahil nakatapat na sa mukha ko yung mukha ng bata at nakabaliktad siya. Dahil sa kilabot ay napasigaw talaga ako palabas ng CR. Napaiyak pa nga ako pagpasok ng kotse. Sinabi ko kay mama yung nakita ko pero di naman sila naniwala. Baka raw inaantok pa ako kaya kung ano-ano yung nakita ko. Magdasal na lang daw ako. Di na ako ulit nakatulog noon dahil sa takot. Iniwasan ko na rin na tumingin sa bintana dahil baka makita ko na naman yung batang babae. Medyo takot na rin akong gumamit ng CR paggabi at pag nag-iisa.
kaya madalas ay nagpapasama ako o dapat may ibang tao sa loob kung gagamit ako. Alam ko na hindi basta ordinaryong kaluluwa ng bata yon. Isa yung masamang elemento o espiritu. Ito lang po ang kwento ko sa ngayon, sir. Sana po ay mabasa ninyo. Hello Kuya Bob at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Marivic, taga Albay, Leyte. May gusto lang akong kwentong i-share sa inyo na nangyari sa ate ko nung nasa college pa siya. Itago na lang natin siya sa name na Tanya. Nasa high school naman ako nang mangyari to sa kanya. Nagkayaan daw noon sina ate at yung mga nakilala niyang kaibigan sa college na mag-camping sa isang gubat dito sa amin sa Albay. Nung una, medyo hesitant pa raw sumama noon si ate. Kasi, nung bata pa kami, nakaranas na siyang habulin ng isang ahas nang sumama kami kay tatay sa gubat. Isa yun sa kinatatakutan niyang mangyari ulit. Talagang tululuha pati sipon ang iyak niya noon sa amin ni tatay. Pero dahil sa pamimilit, ay napasunod din siya sa mga kaibigan niya. Wala naman daw ahas doon dahil madalas daw puntahan yon ng mga tao at ilang estudyante na nag-aaral din dun sa university nila. Hindi namin alam noon ang tungkol doon sa pagsama niya sa gubat dahil tiyak kung nagpaalam siya ay hindi talaga siya papayagan ni nanay at tatay. Kahit ako nga ay hindi na sinasama ni tatay kapag nangunguha siya ng tuyong kahoy at kapag nangangaso siya noon. Dalawa lang kaming magkapatid ni ate. Kaya todo ingat din nila sa amin. Nagulat na lang kami noon isang araw, Kuya Bob, nang umuwi si ate kasama yung ilang kaibigan niya. Unang kita ko palang kay ate habang pababa sila ng tricycle ay may kakaiba na sa kanya. Napatunayan ko yon nang maalapit na sila sa amin. Hindi maapagsalita noon sina nanay nang makita yung kalagayan ni ate. Alam kong tulad ko ay na-shock din sila. Tulala si ate. Parang wala itong nakikita ni isa sa amin. Doon na napaiyak yung mga kaibigan niya nang ikwento nila yung tungkol sa pagpunta nila sa gubat. Nahiwalay daw sa kanila si ate sa di malamang dahilan. Hindi naman daw ganoon kasukal yung gubat at iisa lang naman daw yung kalaparang daanan papasok at palabas doon. Apat daw silang pumunta. Hindi naman daw si ate ang nasa hulihan. Pero nagulat na lang daw sila nang maarating doon sa camping site. Wala na si ate. Kaya imbis na maglatag ng mga dala nilang tents at gamit, ay hinanap nila ito. Inabot daw sila ng maghapon. Hanggang sa sinubukan daw nilang pumasok sa medyo masukal na parte ng kagubatang yon. Hindi raw yun pinupuntahan dahil wala namang daan papasok doon. Wala na nga daw yung daanan ng tao dahil malalaki at masalimuot na yung kakahuyan. Pero baka doon daw nagpunta si ate. Ganoon na lang daw yung pagkagulat nila nang makita si ate na nakaupo sa isang ugat ng malaking puno ng balete at naatitig sa kawalan. Kinausap daw nila ito at tinanong pero hindi ito sumasagot. Blanco daw yung ekspresyon ng mukha ni ate at hindi kumukurap. Kaya pinilit nila itong mapatayo at mailabas sa parting yun ng gubat. Nagtaka sila kung paanong nakapasok daw doon si ate. Nang nasa boarding house na daw sila, ganoon pa rin yung kinikilos ni ate. Tulala at tagus-tagusa ng tingin. Sinubukan nila siyang pakainin, pero mahigpit daw ang pagkakatikom ng bibig nito. Ayaw nitong kumain ng kanin. Halos 3 araw daw na ganoon si ate, kaya nabahala sila. Buti na lang daw, nang mag-uwi ng dinuguan na ulam ang isang kaibigan niya ay sinubukan siyang pakainin at kumain naman siya. Pero dinuguan lang daw yung kinain niya at wala nang iba. Agad nagduda noon sina nanay na may nangyari kay ate doon sa gubat. Yun lang nangyari sa kanya na hinabol ng ahas ay ilang gabi din siyang hindi nakatulog ng maayos noon. Kung di pa siya noon pinatingnan ni nanay sa isang albularyo, ay hindi pa siya makakatulog ng maayos.
Hindi raw ordinaryong ahas ang humabol sa kanya. May nagmamay-ari daw nun. Muli ay pinatingnan ni nanay sa isang albularyo si ate. Napailing na lang yung albularyo nun. Agad akong kinabahan ng makita. Si nanay ay nagsimula ng umiyak. Sinabi ng albularyo na nakuha na si ate at mahihirapan siyang bawiin ito dahil nakakain na raw siya ng pagkain ng mga engkanto. Kung gusto raw naming manatili ang katawan ni ate ay itim na pagkain lang ang kaya nitong kainin. Kaya daw pala kumain siya ng dinuguan. Hindi napagaling ng albularyo si ate. Ipinagpasa Diyos sa lang namin noon ang pagbabalik ng kaluluwa niya sa mundo natin. Palaging dinuguan o di kaya ay pusit ang ulam noon ni ate. Hinahalo yun ni tatay sa kanin para lang makakain siya. Pero kahit anong pakain sa kanya noon ay patuloy pa rin siyang nangangayayat. Dinala na rin siya noon ni tatay sa ospital. Kung wala daw siyang pag-asa sa albularyo, baka sa mga doktor ay meron pa. Pero yun na yata ang pinakamasakit na araw sa amin, Kuya Bob. Dahil nung paglagay pa lang ng dextrose kay ate, ay naghingalo na siya. Nang kabitan siya ng oxygen, imbis na madugtungan ang buhay niya, ay tuluyan siyang nalagutan ng hininga. Sobrang sakit na nangyaring yon sa amin. Sa isang iglap ay biglang nawala sa amin si ate. Noong una ay nagdadalawang isip ako kung kailangan ko pang ishare itong kwento na to. Pero siguro gusto ko lang magbigay din ng awareness na apang nagpunta tayo sa bundok o gubat, kailangan ng dobling pag-iingat. Hindi lang kasi mga hayop ang pwedeng makainkwentro doon, kundi may ilang mga nilalang o elemento ang hindi natin nakikita. Maaaring magambala natin sila at makapagdulot sa atin yon ng matinding parusa. Si ate, bata pa lang, ay lapitin na ng mga elemento. Mabilis siyang napapasunod ng mga to, kaya wala na kaming nagawa nang kunin siya sa amin. Biglang bumagsak ang katawan niya kahit kumakain siya. Para siyang buhay na patay. Humihinga pero di naman makausap o di kumikilos ng normal. May nagsabi nga noon na dalhin siya sa mental hospital o ipatingin sa isang psychiatrist. Pero dahil sa hirap ng buhay namin noon ay hindi na yun nagawa pa ni nanay. Alam kong nasa ibang mundo na si ate at kung nasaan man siya, sana ay masaya na siya. Ito lang po ang kwento ko, Kuya Bob. Sana ay mabasa ninyo. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners nyo. Tawagin nyo na lang akong Precious. Madalas ko pong napapainggan ang kwento nyo sa pinsan kong mahilig talaga makinig sa mga horror channels. Kinulit din niya nga ako na magpadala sa inyo ng karanasan ko. Naatara po kami sa Pangasinan, pero dati akong nagtatrabaho sa Maynila at weekends lang ako kumakauwi sa amin. Nasanay na rin naman ako nung inaabot ng gabi sa biyahe. Pagkalabas ko kasi ng work ng Biyernes ay diretso na ako sa sasakyan. Pag walang traffic ay hating gabi ako nakakarating. Pag naman traffic, madaling araw na talaga ako. Itong karanasan ko ay nangyari nung nakauwi ako minsan ng hating gabi dahil maaga akong nakaalis ng opisina nun. Wala pang traffic kaya hating gabi ay nasa bayan na ako. Wala man lang akong nakasabayan nun pa uwi sa amin. Madalas kasi kahit papaano may nakakasabayan pa ako. Minsan estudyante at minsan trabahador din. Pero nung oras na yon, mag-isa lang talaga ako bumaba ng bus doon sa bayan. Nahiya na rin ako magpasundo noon dahil alanganing oras na. Sumaway pa na wala gaanong tricycle na bumabiyahe ng mga ganong oras. Kaya ang ginawa ko, naglakad-lakad na muna ako hanggang maarating sa dinadaanan din ng mga tricycle papunta sa amin. Pero hanggang sa abutan na lang ako ng Ambon ay wala pa rin dumadaan. No choice talaga ako noon, kaya tinawagan ko na yung kapatid ko.
pero hindi siya sumasagot. Naghintay pa ako ng ilang minuto dahil baka ka ako, naisipan naman nilang sunduin ako. Pawala-wala pa naman yung signal noon sa kinaroroonan, kaya nahirapan din akong tawagan si tatay. Madilim, umaambon, walang katao-tao at sobrang tahimik na sa kinatatayuan ko. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko noon. Para na nga akong kinakabahan, hindi sa multo o ano paman. Ang kinakatakutan ko noon ay yung mga masasamang tao na pwede kong makainkwentro at baka kung ano pang gawin sa akin. Maya-maya noon ay may biglang kumalabit sa akin. Pakiramdam ko noon ay nalaglag yung puso ko sa sobrang gulat. Paglingon ko ay isang matandang babae na namamalimos. Dahil medyo aburido na ako nung oras na yon, ay agad ko siyang sinagot ng wala. Irritable na talaga ako dahil sa ganong oras ba naman eh may nanglilimos pa. Pero nagtaka na lang ako noon nang bigla siyang nawala. Nagpalinga-linga pa ako para hanapin kung saan siya pumunta. Sa tanda niyang yon, imposible naman na makalayo siya agad. Maya-maya noon, Sir Bob, ay may bigla na lang sumulpot na isang asong sobrang laki. Doon pa talaga umupo sa gitna ng daan at humarap sa akin. Hindi agad ako nakagalaw noon at naipagtitigan pa ako sa aso. Para kasi may kakaiba. Nagulat pa ako nang bigla itong umatungal at dahan-dahan na lumapit sa akin. Simula kasi nung pagkabata, hindi ako naka-encounter ng tinatawag nilang aswang. Pero nung mga oras na yun agad ang pumasok sa isip ko. Na aswang yung malaking aso na yon. Halos hindi nga ako huminga sa sobrang kaba. Alam kong hinihintay lang din niyang gumalaw ako para umatake. Kaya kahit gusto ko nang tumakbo noon dahil sa sobrang takot ay pinigilan ko ang sarili. Nagdasal na lang ako noon na sana ay may sumaklolo sa akin. Habang tumatagal ay hindi na aso ang tingin ko doon, kundi parang unti-unti na yung nagiging tao. Dahan-dahan na rin yung lumalapit sa akin, kaya bigla akong napasabi ng "Huwag kang lalapit" na parang naintindihan ako nito. Huminto nga yon, Sir Bob, pero hindi na yun tumigil sa pag-angil sa akin. Nanlambot talaga ako noon sa takot. Yung gustong gusto ko nang tumakbo pero hindi nakikisama yung mga paa ko. Mahina na akong napamura noon at panisambit ng "Bahala na." Hinanda ko na noon ang bit-bit kong bag. Kapag lumapit siya, ay haampasin ko sabay takbo. Nadidinig ko na rin yung paghingal ng aso. Akala ko talaga ay sasalakayan na ako noon at lalapain. Andoon na nga siya sa harapan ko at napatalokbong na lang ako noon sabay takip ng ulo. Nadidinig ko na ang hininga niya sa may tenga ko. Naramdaman ko rin yung pagtulo ng laway niya sa braso ko. Sinuko ko na yung sarili ko noon at tinanggap na katapusan ko na. Hindi ko na narinig ang paghinto ng tricycle noon. Iyak ako ng iyak at nanginginig pa yung buong katawan. Tulala daw ako hanggang sa bahay, sabi ng kapatid ko. Ba't daw ako nakasubsob sa mga hita ko noon? Akala daw nila ay kung napano ako. Siguro mga ilang araw pa ang nagdaan bago ko naikwento sa kanila yung nangyari sa akin nung hating gabi na yon. Akala pa nga raw nila ay nagalaw na ako o ano. Umabsent ako noon sa trabaho dahil natakot akong bumiyahe. Pero ang sabi ng kapatid ko, susunduin niya raw ako palagi. Hindi raw sila maapaniwala noon na may naikwento akong ganun nila lang. Sigurado daw sila na hindi taga doon yon. Duda nga ako na yung matandang yon na nanlilimos sa akin ay yung malaking aso rin na yon. Nagalit siguro o talagang modus niya yon para mapambiktima. Paminsan-minsan ay natutulala pa rin ako dahil sa nangyari. Madalas na akong magulat simula nun. At isa pang epekto sa akin ng nangyari ay natakot na akong makakita ng aso. Hindi ko nga inaasahan na grabing trauma yung idudulot nun sa akin. Medyo tinamad na rin akong pumasok noon sa trabaho, kaya nag-resign na lang ako at dito na lang naghanap ng trabaho sa Pangasinan malapit sa amin.
Magandang araw po sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Bell. Nagtrabaho po ako dati sa isang convenience store sa tabi ng gasoline station dito sa Tarlac. Hindi ko na lang po babanggitin yung mga kumpanya para na rin sa privacy. Ikukwento ko lang din po sa inyo yung mga makailang beses na pagpaparamdam sa akin doon sa trabaho ko noon. So dahil nga 24 hours yung gas station, 24 hours din yung convenience store namin. Sa panggabi yung toka sa akin. Hindi masyadong mabigat yung trabaho kasi wala namang masyadong customers paggabi. Talagang puyat lang ang kalaban. Bukod doon ay yung mga multo ng nakaraan na nagpaparamdam doon sa gas station. Nagsimula yun sa unang buwan ko sa trabaho. Nasa cashier ako, naatapat din mismo sa gasolinahan. So kapag wala talagang bumibili, kung hindi mag-aayos ng mga stocks at inventory, naatunga nga lang ako sa may gasolinahan. Hindi naman kasi pwedeng mag-cellphone ng matagal sa loob ng store. May isa naman akong kasama kung saan siya'y nakatoka sa paglilinis at pag-aayos ng stocks sa loob. Isa rin naman yon sa trabaho ko. Pero kadalasan, nakatoka ako sa counter, cash register at mga produkto sa labas. Mag-aalauna na yon ng madaling araw. Nakatulala lang ako kasi walang bumibili nun. Natapos ko rin naman na yung ginagawa kong iba. Nang may isang pumasok pero naglilibot pa at naghahanap ng bibilhin. Habang nakatulala sa may gasolinahan, nagulat ako kasi may mga nakita akong batang naglalaro. Eh alam ko, bawal maglaro doon sa may gasoline station. Nagtataka ako kung bakit hindi sinasaway ng mga naka-duty. Tapos may truck nang dumaan para magpagas. Dire-diretso yun. Halos mapasigaw ako kasi hindi umaalis yung mga bata sa paglalaro. Nagtatakbuhan pa. Natakot ako baka masagasaan. Tuloy-tuloy lang yung pag-andar ng truck. Tapos yung mga bata parang tumagos lang dun sa may truck. Hanggang sa tumakbo sila sa may madilim na parte at bigla na lang nawala. As in, naatunga nga lang ako doon sa may gas station. Napako ako sa kinatatayuan ko kasi paano namang nangyari na hindi natamaan yung mga bata at bigla silang nawala. Eh malinaw yung tingin ko sa kanila. Rinig ko pa nga nun yung tawanan ng mga bata naglalaro kahit nasa loob ako ng convenience store bago sila biglang naglaho. Nang magising na lang ako sa realidad nung medyo tumaas na yung boses nung bumibili sa harap ko. Kanina pa siguro na atayo at hindi ko pinapansin kasi nga nakatulala ako. Dali-dali ko na nang iniskan at kinuha yung bayad. Tapos sinubukan kong huwag masyadong isipin yung nakita ko. Baka puyat lang o guni-guni. Hindi lang din yun yung huling beses na nangyari yun. May instance pa nga. Mga ilang araw matapos kong makita yung mga batang naglalaro, bandang alas tres yun ng madaling araw. Kasagsagan na wala talagang bumibili. Hindi ko nakita nun na bumukas yung pinto. Pero nakita ko na may mga batang nagtatakbuhan sa loob. Nagtataka ako kung bakit hindi sinasaway nung kasama ko yung mga makukulit at tawa ng tawang mga bata sa loob. Eh katabi niya lang yung mga yon. Pinabayaan ko lang nun. Napatunga nga ulit ako sa may gasolinahan. Pero nung tumagal na, parang mas umingay. Sasawayin ko na sana yung mga bata. Pero nung lumingon ako sa mga istante, biglang nawala yung mga batang nagtatakbuhan. Nawala yung ingay. Tinanong ko yung kasama ko kung nagsilabasa na ba yung mga bata. Tinitigan niya lang ako nang may pagtataka. Ang sabi pa nga, ano raw yung sinasabi ko, eh wala namang batang pumasok sa store. Wala ring bagong customers na pumasok. Kinilabutan na ako nun. Naalala ko na naman yung mga bata doon sa gasolinahan. Alam ko talagang hindi lang ito guni-guni. Talagang binumulto na ako ng mga kung sino mang batang yon na nagpapakita. May isang beses pa na natakot talaga ako. Medyo iniiwasan ko na ang tumingin doon sa may gas station. Sa loob na lang ako ng convenience store nakatulala kapag night shift at wala masyadong customers. Minsan nga, pinagdadasal ko na sana maraming customers para kahit nakakapagod, okay lang. Kesa naman naghihintay at nakatunga nga, tapos mumultuhin ka ng kung sino o ano. E di may isang beses nga na wala ulit customers.
Napatingin ako doon sa salamin na bilog na naatutok sa cash register kung nasaan ako. Nabigla ako kasi kitang-kita ko yung mga batang naglalaro doon sa gas station at sa store noong mga nakaraang araw. Nakatayo lang sila ng diretso, walang ekspresyon at nakatingin sa akin sa salamin. Napasigaw talaga ako noon. Nilapitan ako ng kasama ko. Di ko na mapigilan at naiyak ako sa kanya. Sakto namang andoon yung manager namin. Akala ko papagalitan niya ako. Pero pinatahan niya lang ako, pinakalma at pinainom ng tubig. Nagulat ako dahil bigla siyang nagkwento. Dati raw kasi, dinemolish yung lugar na ito para gawing malaking gas station. Nung pinilit daw na i-demolish, may mga batang namatay. Tinago raw ng kumpanya yung pangyayari dahil ayaw nilang ma-issue o mabalita. Binayaran na lang yung mga pamilya. Alam niya daw yun kasi dati daw malapit yung bahay niya dito. Tapos minsan na raw nagpakita sa kanya yung mga batang multo. At alam niya na yun rin ang pinagdadaanan ko. Yung mga pagpaparamdam ng mga bata. Dagdag pa niya, malamang daw tulad niya ay bukas rin ang third eye ko. Tumindig ang mga balahibo ko dahil sa mga nalaman. Pero bukod doon, naawa ako doon sa mga bata. Isipin mong nagpapakita yung mga kaluluwa nila na naglalaro. Siguro nga nung buhay pa sila, masigla din sila na naglalaro at nagkakasiyahan. Baka yun yung huling ginawa nila bago sila namatay at hindi pa rin nakakatawid sa liwanag ang kanilang mga kaluluwa. Kaya siguro hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin sila sa pagpaparamdam sa kung sino man ang may kakayahan na makita sila. Salamat po sir sa pagbasa ng aking kwento. More power sa inyong channel. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Christian, silent listener niyo na taga Tarlac. May gusto sana akong i-share sa inyong kwento. Karanasan ko ito nang magbiyahe ako papuntang Baguio ng mag-isa. Hapon na ako bumiyahe noon. Pagdating ko galing trabaho ay tumuloy na ako sa pagbiyahe papuntang Baguio. Nangyari to a few years ago. Dadalo sana kasi ako noon sa birthday ng isa kong barkada. Maayos naman ang panahon nung umalis ako. Pero kung kailan malapit na lang ako ay saka bumuhos ang malakas na ulan. Sobrang dilim ng dinadaanan ko. Samahan pa yung patak ng ulan sa windshield. Lalo akong nahirapang magmaneho noon. Nang may madaanan akong isang convenience store, bumili muna ako ng makakain. Nagpatila ako saglit ng ulan. Nang humina na, muli na ako nagmaneho noon. Madilim na talaga ang paligid. Nakakatakot pa doon sa isang lugar na nadaanan ko dahil puro na lang yon kakahuyan. Hindi ko napansin na may malaking lubak. At nang madaanan yon ng gulong ng sasakyan ay bigla na lang tumirik. Nakailang kambyo pa ako bago ko naihaon yung gulong ng sasakyan ko. Pero bigla namang namatay yung makina nang maiahon ko yon. Lumabas muna ako ng kotse para tingnan kung may sira. Pero nang mapansin kong sobrang dilim na noon at umaambon pa, nakaramdam ako ng kilabot. Napatingin pa ako noon sa magkabilang gilid ng daan. Napansin kong gubat na pala yon. Puro kakahuyan at walang kabahay-bahay. Halos magkasalubong pa yung malalagong sanga ng malaking puno sa magkabilang daan. Kaya imbis na ayusin ko kung anong diferensya ng kotse, ay pilit ko yun pinaandar. Paulit-ulit yung umaandar pero namamatay din. Inis na nahampas ko yung manibela nun. Nang biglang umilaw yung headlight, sakto talaga Sir Bob na may papatawid nun na hindi ko maintindihan kung hayop ba o tao. Humarap siya sa direksyon ko at nakita kong nagliliwanag yung mga mata niya. Mabilis itong parang palaka na patulon-talon at tumawid papasok sa gubat. Bigla ulit namatay yung ilaw.
Hindi na lang kilabot yung naramdaman ko nang makita yung nilalang na yon. Hindi naman yon aso o anumang hayop na may apat na paa. Para kasing mga kamay yung nakita ko na pinangtungkod nito sa lupa kapag tatalod. Isa pang napansin ko ay sobrang itim ng buo nitong katawan, tapos sobrang payat pa na parang nalalapit sa itsura ng isang unggoy. Pero sigurado akong hindi unggoy yung nakita ko, dahil parang matatalim ang mga ngipin noon at wala ring buntot. Naisip ko noon na magpasundo na lang. Kaso, kamalas-malasan ay mahina ang signal sa lugar. Kaya kesa matagalan ay tiniis ko yung takot. Lumabas ako at sinubukang tingnan yung makina. Nag-overheat pala. Kinuha ko sa loob ng sasakyan yung baon kong mineral water. Yun ang ginamit ko para maibsan yung overheat. Saka ulit ako sumakay at sinubukang paandarin yun. Nang mapatingin ako sa may unahan ng sasakyan, gumana na kasi ulit noon yung headlights at umandar na rin yung sasakyan. Saglit akong natigilan nang tumambad sa akin yung nilalang na nakita kong tumubid sa daan. Nakita ko yun sa may di kalayuan. Nakaharap yun sa akin. At doon ko napansin na namumula ang mga mata nito. Hindi agad ako nakagalaw nun. Bigla nitong tinukod yung dalawang kamay sa kalsada at mabilis itong gumapang papunta sa akin. Sa pagkataranta, naapakan ko yung gas. Akala ko nga ay nabangga ko yun. Pero nang tingnan ko yung side mirror ay pumasok yun sa gubat. Doon ko na naramdaman na parang may sumusunod sa akin. Napapatingin pa ako sa gilid ng kalsada at napapansin kong naggagalawan yung mga puno at matataas sa talahib. Yung iba pa nga, nagdadapaan. Yung parang may dumadagan doon. Pati yung mga sanga ng ibang puno ay naggagalawan din. Mas binilisan ko ba yung patakbo noon? Sa isip ko, maalagpas lang ako sa kagubatang yon ay safe na ako. Pero ang pinagtataka ko noon, Sir Bob, para bang walang katapusan yung gubat na nadadaanan ko? Wala naman kasi akong matandaan na may ganong kahabang gubat papuntang Baguio. Halos mag-iisang oras na nga akong pabalik-balik sa lugar na yon. Nang bilang tumunog yung cellphone ko. Pagtingin ko sa paligid, may mga kabahayan na akong nadadaanan. Yung parabang nagising ako sa matinding bangungot. Dahil biglang umayos yung biyahe ko. Hindi ko nga alam kung panaginip ba yon. Kung naidlip ba ako habang nagmamaneho. Pero gising na gising ako noon at kita ko pa yung nilalang na sumusunod sa akin. Sakalang nawala ang lahat nang tumunog yung cellphone. Sa pagkakatanda ko ay wala gaanong signal doon. Pagdating ko sa venue ay wala man lang nagtanong noon kung bakit ako natagalan. Ako na nga yung humingi ng sorry sa tropa ko dahil na-late ako. Pero ang sabi niya, ang bilis nga raw ng biyahe ko. Doon ako nagtaka dahil halos isang oras akong tumagal doon sa may kagubatan. Sinabi ko sa kanila na late na nga ako dahil natagalan sa lugar na yon. Sinabi ko pang para pa akong naliligaw o di kaya pinaglalaroan dahil pabalik-balik ako doon. Kinuwento ko rin yung nakita kong nilalang. Di sila maapaniwala na mararanasan ko raw yon. Sadyang mariit daw yung lugar. Ang ibig sabihin pala ng mariit sa mga di nakakaalam ay yung medyo delikado yung lugar dahil posibleng pinamamahayan ng mga elemento o engkanto. Pero paanong natagalan daw ako, gayong yun daw yata ang pinakamabilis na biyahe mula Tarlac hanggang Baguio. Hindi na ako nakakibunon kung totoo ang sinasabi nila. Hindi ko maintindihan noon kung anong nangyari sa akin doon sa daan na pinaliligiran ng gubat. Hanggang nga sa ngayon, palaisipan pa rin sa akin yung nangyari. Kung totoo talagang naranasan ko yun, o di kaya, dala lang ng imahinasyon ko habang nagmamaneho. Kung meron man sa inyo yung nakaranas ng ganito, na parang napaglaruan sa daan ng kung anumang nilalang, pakicomment na lang po. Salamat.
tawagin niyo na lang akong Sasuke. Nagtrabaho ako dati sa call center, kaya madaling araw o gabi ang pasok ko. Ayos lang naman din kasi may motor ako, kaya hindi na ako mahihirapan sa pag-aabang ng masasakyan para bumiyahe papuntang trabaho. Nangyari pala to noong 2017 at yung office ko noon ay sa may Pasig. Lagi namang may karga ang motor ko kasi nagpapagas ako pagka uwi sa work. Pero may isang beses na hindi ako nakapagpagas, kaya bago pumasok sa trabaho, dumaan ako sa isang gas station. Alas 2 pa naman yung shift ko at alauna na noon ng madaling araw. Pagtigil ko sa gasolinahan, may babaeng nakatalikod. Nagtaapa nga ako kasi hindi naman naka-uniform yung babae. Simple lang yung damit niya tapos nakatalikod. Ang tagal kong naghintay pero inisip ko na baka may tinitingnan siya. Miss ako ng miss pero di pa rin siya lumilingon. Tumingin-tingin pa ako sa paligid pero wala naman ibang naapila sa likod. Paglingon ko kay ate, nakatagilid na pakaliwa yung ulo niya. Nakakatakot nga. Alam mo yung parang nabali yung ulo niya. Ang ginawa ko, kinalabit ko ulit at tinanong ko si ate kung okay lang ba siya. Baka kasi na stiff neck o kaya nabalian na kaya hindi makalingon. Nagulat ako kasi nung paglingon niya, umiiyak siya. Mas nataranta ako nun. Magpapagas lang naman kasi ako, tapos bigla nang umiyak yung trabahador ng gasolinahan. Nung tatanungin ko na sana siya kung bakit siya umiiyak, bigla niyang sinabi ang pangalang Rodel. Nagpalinga-linga pa ako, baka kasi andoon yung Rodel na tinatawag niya. Pagbaling ko ng tingin sa babae, ay bigla na lang siyang nawala. Lingon pa ako ng lingon noon, hanap ng hanap. Makailang segundo lang, may lumabas na lalaki na naka-uniform galing CR. Namamaga ang mga mata at halatang kaagaling sa pag-iyak. Napaisip tuloy ako noon kung bakit nag-iiyakan ang mga tao sa gasolinahan. Di naman ako nagsalita, pero bigla na lang nagpaliwanag si kuya. Ang sabi niya ay pasensya na at natagalan siya. Habang pansin kong nanginginig pang inaayos ang pump ng gas at nilalagyan na ang motor ko. Medyo nawirduhan ako at hindi ko alam ang gagawin nun. Pero tinanong ko na lang kung bakit siya umiiyak. Ang sabi niya, tinawagan daw siya dun sa bahay nila. Patay na raw yung misis niya. Nagulat naman ako sa sinabi ni kuya. Nagpasensya na lang at nag-condolence. Matapos magpagas at bago umalis, nakita ko pa yung name tag niya. Ang pangalan ni kuya ay Rodel. Bigla ko tuloy naisip yung babae na nagpakita sa akin kani-kanina lang. Nung nakaalis na ako, tumingin pa ulit ako sa side mirror at nakita ko na humahagulgol na yung lalaki. Siguro yung kaluluwa ng asawa niya yung nagpakita sa akin. Hindi ko lang alam noon kung bakit sa akin nagpakita. Sana doon na lang sa asawa niya, para siguro kahit papaano ay maibsan pa ang lungkot niya. Kaya kahit na medyo nakakatakot yung experience ko na yon, mas lamang yung naramdaman kong pagkaawa kay Rodel. Isipin mong namataya na siya ng asawa, pero wala pa rin siyang ibang pwedeng gawin kundi magpatuloy sa pagtatrabaho sa gas station.